Let's read from the Bible, Psalms chapter 12, verses 1 to 2. Help, Lord, for no one is faithful anymore. Those who are loyal have vanished from the human race. Everyone lies to their neighbor. They flatter their lips, but harbor deception in their heart. Who can you trust?
ngayon ay no, hindi pa rin nabago until now. Napakaraming tao na nabubuhay sa kasalanan at yan ang nagiging dahilan na bakit ang ating mundo sa panahon ngayon ay naghihirap. Sapagkat ang kasalanan, mga kapatid, ay nagdadala po siya ng sumpa. At ang bunga po ng tinatawag na sumpa, sakit, karamdaman, kagipitan, hallelujah, no? Lahat, kasinungalingan, ang mga tao ay hindi na makontento, no? Dahil sa sinasabi nga na nabubuhay sila sa kasalanan. Kaya dito nakikita po natin, Jesus prayed, sanctify my followers by truth, sabi ng Panginoon. Natin na sa mundong ito ay panay ng punong-puno ng kahirapan. Sa mundong ito, punong-puno ng kahirapan. And the words Jesus said that I have spoken to you are spirits and life. Na marami po sa atin naghahanap po tayo ng buhay. Napakaraming tao ngayon naghahanap ng buhay. Ngunit sabi ng Panginoon, hindi po natin matatagpuan ang buhay kung saan-saan. Napakarami sa atin na wala ng hanap buhay. At napakarami ngayon na stress, napakarami ngayon sa panahon ngayon, sa halip na pananampalataya sa Diyos ang nasa puso, no? Naibsa ng pananampalataya ang puso at pinalitan iyon ng takot, pinalitan ng pag-alinlangan, pinalitan ng mga bagay na hindi nakakasiya sa ating buhay, na nagdadala sa halip na kagalakan, nagdadala po siya, no, ng karamdaman. Kaya sabi po, no, sabi, the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirits, joints and marrow, and it judges the thoughts and attitudes of the heart. Kaya mga kapatid, di po tayo makapagtago sa salita ng Panginoon. Di po tayo makapagtago sa ating Panginoon. At ang sabi po ng Panginoon, ang salita po ng Panginoon lang ang makakatulong sa atin. Sapagkat ang salita po ng Panginoon, ito'y kagaya sa isang espada na may dalawang talim, no? At ito talaga ay sumisiksik, hallelujah, sa kaibutura ng ating mga puso. God's word actually is unlike any other word, and without God's word, you would not even be alive. Kaya marami ngayon, no? Parang sa pakiramdam nila, hallelujah, pakiramdam ng karamihan nila, nabigo sila. Maraming nawala ng mga trabaho, maraming natanggal sa trabaho, maraming hindi na nakapagtrabaho, oh, dahil sa panahon ngayon. Pero mga kapatid, ako'y tumatayo dito upang sasabihin ko sa iyo, natanggal ka man sa trabaho mo, ikaw man ngayon ay nagkaroon ng problema, nahirapan ka, hirap na hirap ka mag-isip saan kang kukuha ng ipapakain sa pamilya, hirap na hirap ka ngayon mag-isip paano na mga utang mo, hirap na hirap ka ngayon mag-isip kung paano mo na ipapatuloy ang pagpagawa ng bahay mo. Paano mo na gagawin ang mga plano meron ka, maging ang mga plano at pananaw mo sa mga anak mo. Ngunit sasabihin ko sa'yo kapatid, kaya sinasabi po na hindi po ito, hallelujah, aksidente na ikaw nakikinig. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa'yo na huwag kang mawala ng pag-asa.
Manalig ka sa Kanya sapagkat ang Diyos lamang ang tanging makakatulong sa iyo. May maraming kaparaanan ng Diyos. There is a lot of ways God has. There are millions of ways the Lord has. Hallelujah. Kaya itong sabi ng Panginoon na kailangan po natin, ang kailangan lang po natin mga kapatid, number one, ay ang magtiwala sa Diyos. Trust. No? Trust. Maniwala po tayo sa Diyos. Kung tutuusin natin, sino na ngayon ang mapagkatiwalaan? Parang wala na sa mundong ito. Wala na, sasabihin ko sa inyo, wala na, hindi po tayo makakalaluya. Wala na po tayong mapagkatiwalaan. Minsan kahit kaibigan mo, minsan maging ang pinagkatiwalaan mo, no, sa buhay mo, yan pa pala ang sisira sa'yo. Walang pagkaiba na ang bakal, walang ibang sisira sa kanya, kundi ang pinakamalapit sa kanya, mismo ang kalawang niya. Kaya sinasabi dito, nang sabi nga po, God decided to give us life. Kaya wala po tayong dapat katakutan. One thing na nais ng Panginoon is to transform your life. Transform your life through the Word of God sa pamamagitan ng salita ng Panginoon para tayo po ay makapagtiwala. Magkaroon po tayo ng tiwala sa ating Panginoon. God decided to give us life through the Word of Truth so we might be the most important of all the things made. Hallelujah! God's Word actually is the spiritual nourishment. Hallelujah! You must have to fulfill your purpose. If you know the purpose of your life, if you know the purpose and the reason of what you have done, of what you have learned, and of what you have, and what you want to achieve in your life, so do not give up. Hallelujah! At kung minsan, wala kang malalapitan, parang naramdaman mo na nag-iisa ka, God said to you, don't be afraid because God is with you. He will strengthen you. He will help you. The promise of God to you, I will never leave you nor forsake you. Hallelujah! Kaya sabi ni Job, kung si Job pa nga, no, nangyari sa kanya ang mga pagsubok, sobra, sobra, grabing pagsubok ang nangyayari sa buhay ni Job. No, ang una, sa kanyang buhay, mga kapatid, sa kanyang sarili, nagkaroon po siya ng sugat from head to toe. Hallelujah! Nagkaroon po siya ng sugat from head to toe. No? And then, sa kanyang sugat na yon, mga kapatid, kung makikita po natin, hallelujah, hirap na hirap siya nung nawala ang lahat ng kanyang kabuhayan. Hirap na hirap siya nung nawala ang kanyang mga anak. Solo ang asawa lang niya, mga kapatid, ang natira sa kanya. No? Ngunit nang siya po ay nagkaroon ng sugat from head to toe, anong sinasabi ng kanyang asawa? Ganyan ba ang Diyos na sinasamba mo? Ang sabi niya, ganyan ba ang Diyos na sinasamba mo? Kaya sabi ng asawa ni Job, sumpain mo na ang Diyos mo. No? Kasi akala ng asawa ni Job, pinabayaan na sila. Akala sa asawa ni Job, no, pinabayaan na sila. Ngunit kung kilala mo ang Diyos na tumawag sa'yo, kung kilala mo ang Diyos na naghirang sa'yo, at kung alam mo lang ang plano ng Panginoon, kapatid, hindi ka pwedeng mawala ng pag-asa. Sapagkat napakaganda at may napakagandang plano ang Diyos sa buhay mo. Nang plano ng Panginoon, kahit nangyari ang lahat ng mga pagsubok sa buhay ni Job, hallelujah, hallelujah, na well known po siya. Hallelujah, ngunit nagpatuloy si Job, hindi po siya sinisi ang Diyos. Kahit tinuturuan siya ng kanyang asawang sisihin ang Diyos, hindi po niya sinisi ang Diyos, hindi po niya sinisi kung sino-sino man. Kahit kinakandem po siya ng kanyang mga kaibigan, hindi po nagsisi si Job sa mga nangyari sapagkat kilala po niya kung sino ang tumawag sa kanya. Nang tumawag sa kanya, isang Diyos na makapangyarihan, at yan din ang ating Diyos na sinasamba at Diyos na tinatawag natin ngayon. Nang sabi ng Panginoon, hallelujah, I will never leave you nor forsake you. Nangyari din sa akin, kung titingnan ko, grabe, hallelujah, ipopost sa social media. Yes, I don't care. Because I know the God and I know, hallelujah, kung ano ang ginagawa ko. Hallelujah. Kaya sabi ko, usigin man, paratangan man ako ng ilang ulit, mga kapatid, hanggat nalalaman ko ang ginagawa ko, na wala po akong ginagawang mali.
no, sa paglilingkod sa Diyos, sapagkat alam ko na hindi tao ang tumawag sa akin. Alam ko na hindi denomination, hindi leader ng relihiyon, hindi isang relihiyon ang tumawag sa akin upang upang gawin po ang mga bagay na ito, na magpapatuloy po akong magsigaw, magpapatuloy po akong sabihin ang katotohanan, sapagkat nalalaman ko ng katotohanan lamang ang magpapalaya sa atin. Kaya wala akong pakialam ano man ang gagawin, sapagkat nakasulat sa banal na kasulatan, kung tayo po, haleluya, mamumuhay ng kaaya-aya at ganap sa harapan ng ating Diyos, marami po ang mag-uusig sa atin. Marami po tayong maranasang pag-uusig. Ngunit praise be to God, sapagkat ang sabi po ng Panginoon, hallelujah, na hindi po niya tayo pabayaan. Kaya sabi po, how sweet are your words to my test, Lord? Sweeter than honey to my mouth. So praise the Lord, hallelujah, glory to God. Ang Diyos po ang magkala sa atin. Kaya sabi po dito, to be healthy, disciple of Jesus Christ, feeding on God's word must be your first priority. Kanina po, ang sabi natin, paano po tayo ma-transform? Paano po tayo magkaroon ng pagbabago? Pagbabago sa pananaw, at sapagkat kung ano ang iyong pananaw, yan din mga kapatid, hallelujah, ang ginagawa mo. Hallelujah, yan din ang ginagawa mo. Kung ano ang ginagawa mo, that is your destiny. Hallelujah. No? Kung ang nakita mo, yan ang iniisip mo, no? Kung ano iniisip mo, yan ang sasabihin mo, at kung anong sasabihin mo, yan ang gagawin mo, at kung ano ang gagawin mo, yan ang patutunguhan mo. Mga kapatid, hindi po natin pwedeng takpan yan. Hallelujah. Kaya, number two, aside for trusting God, no, sapagkat dito sa mundo, wala na po tayong maasahan, lahat na, minsan na, walang magpo-post. Hallelujah, napangit ang mukha niya. No, lahat na, photos in social media, photos in everything. Hallelujah. Kung titingnan natin, but God said to us, no, nang sabi niya, upang tayo ay magkaroon ng pagbabago, transformation, because in short, sa panahon ngayon, napakarami ng sinungaling. The original sin, kapatid, ay ang kasinungalingan. Nagsinungaling, hallelujah, kasinungalingan. No. And then sa kasinungalingan ng ahas sa kay Eva, hallelujah, mga kapatid, nagtempo si Eva. No. Nag-disobey po siya sa ating Panginoon. Marami na pong tao ngayon hindi makakarinig kung ano po nga po ba talaga ang kalooban ng Diyos sa buhay nila. Bakit po? Sapagkat, kumbaga nababalot na ang maraming mga tao ng mga pansariling hangarin. Pansariling hangarin. No? Hinahangad na nila, wala ng contentment ang maraming mga tao. Kaya sabi ng Panginoon, ano pang gagawin natin? The first, you should prioritize the Word of God. We have a lot of priorities. But prioritize your priority. The first priority that we have, no, is the Word of God. Sana, salita ng Panginoon. Sapagkat sabi nga po ng Diyos, if you abide in my word, then you are truly disciples of mine. In John chapter 8, verse 31. If you abide in my word, then you are truly. If you abide in my word. Kaya, pag tayo po ay nanatili sa salita ng Panginoon, mga kapatid, no, ikaw ay totoong anak ng Diyos. Bakit sino bang anak? Masasabi mo bang anak mo ang isang bata kung hindi siya nakikinig sa'yo? Lahat ng mga anak ay nakikinig sa kanilang mga magulang. No, kaya sabi ng Panginoon, kung tayo man ay lumalapit sa Diyos at naniniwala, mananatili tayo sa kanyang masalita. In day-to-day living, abiding in God's word includes three activities. Ano po ang tatlong bagay na ito? No, para tayo magkaroon ng tinatawag na transformation, number one, trust. Magtiwala po tayo sa Diyos. Sapagkat, bakit po tayo magtiwala? Sapagkat napakarami po siyang paparaanan. Bakit po tayo magkatiwala sa Diyos? Sapagkat totoo po ang ating Panginoon. And number two, kailangan po i-priority natin ang ating Panginoon. Priority po natin ang Diyos, no? Ang kanyang mga salita. Bakit po natin priority? Number one, no? Ang sabi nga po dito, accepting the Bible's authority. Because, sabi nga, in day-to-day living, abiding in God's word includes three activities.
And that activities, number one, is accepting the Bible's authority. Bible's authority, not man's authority. No, everything in the scriptures is God's word. All of it's useful for teaching. Hallelujah, 2 Timothy 3:16. Yan lang ang authority. Let us submit. Let's prioritize. Maraming mga tao ngayon, nagagalit kung makakarinig ng salitang parang naisip nila, sinatamaan. Hindi ka naman katamaan kung wala kang ginagawang masama, kapatid. Hindi ka matatamaan ng salita ng Panginoon. Hindi ka pwede correct. Hindi ka pwede i-rebuke. Hindi ka pwede turuan kung wala kang ginagawang mali. Pero kung wala kang ginagawang mali, ang salita ng Diyos para sa'yo, iti-train ka ng Lord. May proseso pa rin na gagawin para sa atin. Sapagkat sinasabi that the Bible, the Word of God, no, is useful. Hallelujah! Not in building religion, but it is useful for teaching, correcting, training, hallelujah, in righteousness. Teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. That is the word. So, alam niyo mga kapatid, nais po talaga ng Diyos na gagawin ito sa atin. Kaya kung may ginagawa po tayong mali, God allow the word of the Lord to rebuke us, to teach, to correct us. Hallelujah. Kasi sinasabi ko dito, I believe in everything that agrees with the law and that is written in the prophets. Hallelujah. Number two, assimilating the Bible's truth. Receive it. No, to assimilate, we should receive the word of God because there is nothing hidden that will not be disclosed. Hindi po pwede na may tinatago na hindi po malalaman ang katotohanan. Lahat po ng natatago ay sinasabi, malalantad, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open. Therefore, consider carefully how you listen. Consider carefully how you listen. Listening is the most important, necessary. Importante ang pagpamati. Kasi, ang pakikinig. Kasi, kung ikaw ay hindi marunong makinig, mali din ang pag-apply mo. Mali din ang pagsunod mo. Ibang bansa ka man, hangarin mo na ikaw ay makikinig ng salita ng Panginoon. Magpag-aralan mo kung nakakabili po tayo ng cellphone na mamahalin, ano pa kaya ang Biblia? May marami pong nagbibigay ng Biblia at minsan may Biblia ka naman sa bahay mo, hindi pa nababasa, basahin mo, buklatin mo, basahin mo sapagkat pagkain niya ng ating espiritu.
Minsan kung wala pa talaga tayong Biblia, bumili po tayo mga kapatid. Sapagkat napaka-importante ito, ang Biblia ay ang mapa. No? Mapa po ito ng ating buhay. Lahat po tayo sa mundong ito, hallelujah, hindi po tayo mananatili. We are just temporary in this world. And the time will come na tayo po, hallelujah, ay lilipas sa mundong ito. Ngunit sabi ng Panginoon, heaven and earth and everything in this earth shall pass away. Behold, the word of God will remain. Ang salita lamang po ng Diyos ang mananatili. Kaya sabi dito, no, research po natin. Research po natin ang salita ng Diyos. Idig po natin ang salita ng Diyos. And then, remember the word of God. Because if we remember what Christ taught, and let His words enrich your lives and make you wise. Hallelujah! Kaya, sabi po nga, kailangan po natin, aside sa research, remember, we should reflect on it. Why? Because in Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth. Huwag po natin hayaan ang salita ng Diyos, no? Hindi po natin ito i-meditate. Ito, na lalayo po ito sa ating mga bibig, sabi ko. But God said that meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So this is the key. What is the key of being successful life? If you want to become, your life will become successful, the Lord said to us, meditate the word of God. Kaya paano po tayo magkaroon ng transformation? At paano po tayo magkaroon ng success sa life natin? Kung wala pong salita ng Panginoon. Kaya sinasabi po ni David sa Psalms 1:3, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. No, mapalad ang tao na hindi po siya sumusunod sa mga sinasabi ng mga masasamang tao sa paligid mo. Na hindi po siya basta-basta nakikinig sa mga tao. Wala namang totoong basihan ang sinasabi niya, mga kapatid. Sapagkat ang tao ngayon, kung titingnan mo, lalo na kapag may inggit sa puso, hallelujah, sisiraan at maninira yan. Kaya sabi ni David, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sits in the seat of mockers, but his delight is in the law of the Lord. And on his law, he meditates day and night. Hallelujah! He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither, whatever he does prospers. Kaya kung ano ang gagawin, kapag ang tao po ay may salita ng Diyos, ang tao po ay nakikinig sa salita ng Panginoon. Kaya mapalad ka ngayon kung ikaw ngayon ay nakinig sa akin sa pamagitan ng cellphone mo. Huwag mo munang entertainin ang mga messenger or whatsoever, but just listen to the word of the Lord through His servants. Kaya mapalad ka ngayon dahil kapag ikaw ay nakikinig, hallelujah, ano man ang gagawin mo kung may salita ka ng Diyos, ay magtatagumpay pa. Kahit ano pang gagawin ng demonyo, kahit ano pang gagawin ng masasamang tao, hallelujah, ang sinasabi sa banal na kasulatan, mapalad ka kung ang puso mo ay may salita ng Diyos. Kaya nasasabi po ni Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Why? Just because Paul knows his destiny. Paul knows the things, no, that he has done. Alam ng ni Pablo kung ano ang ginagawa niya. Kaya, he who unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into His likeness with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Kaya, ito, kung binubuksan lang po natin ang ating mga sarili, binubuksan po natin ang mga bagay, mga kapatid, para sa ating Panginoon. Mga bagay na nakasarado. Mga kapatid, sinasabi ng Panginoon, ang glory po ng Diyos ay mag-reflect sa inyo. And then, number 3, kanina, trust. And then, number 2, anong sabi ko doon? Prioritize God's word. And number 3, apply the Bible's principles. Kung ano ang napakinggan mo, apply it. Kung ano ang napakinggan mo, apply it.
Because everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his home on the rock, according to Matthew chapter 7, verse 24. Kahit si James si Santiago, ang sinasabi ko niya, be doers of the word and not hearers only. Therefore, when Jesus had finished washing his disciples' feet, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? He asked them, you call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am now, that I, your Lord and teacher, have washed your feet, so also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. I tell you the truth, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sends him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Jesus said, if you continue in my word, then are ye my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall set us free. John 8:31 verse and chapter 30, John chapter 8:31 to verse 32. Yan yung sinasabi ng Panginoon, mga kapatid ko. Hallelujah. Kaya itong ang washing, no? Washing, feet washing ang tinatawag. Foot washing. Foot washing, itong nais ng Panginoon na tayo po, mga kapatid, no? Ibig sabihin, the spirits of understanding, just because all of us, hindi, we are not perfect actually. We are not perfect. All of us as our own weakness. Meron po tayong mga kahinaan. May kanya-kanya po tayong mga kahinaan. At ang sinasabi po ng Panginoon sa foot washing message, no, unawain mo. Unawain mo ang kahinaan ng kapwa mo. Unawain mo kung sino siya. Unawain mo sapagkat kung totoo kang Kristiyano, taglay mo ang katangian ni Kristo. Na ang katangian ni Kristo, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pag-unawa, hallelujah, punong-puno po siya. Sa kabila, grabe ang pag-uusig na dumarating sa buhay ni Kristo. Wala po siyang ginawang kasalanan na ang kasalanan, tanging kasalanan na nakikita ng mga tao sa kanya ay ang sinasabi niyang katotohanan sapagkat alam ni Kristo na ang katotohanan po ang siyang magpapalaya sa atin. Kaya kung gusto mong lumaya, mga kapatid, lumaya sa kasamaan, lumaya sa kasungalingan, lumaya ka sa lahat ng mga paghihirap sa buhay, lumaya ka sa tawag dito, sa karamdaman. Kung gusto mong lumaya sa kapigatian, karamdaman, lahat ng bagay na yan, ang nais ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Bigay mo ang buong mong buhay sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. Makapakinggan mo ang salita ng Diyos. I-priority mo kung may makapakinggan ng salita ng Panginoon. Hallelujah, makinig ka, mga kapatid. Hallelujah, at maghanap ka ngayon ng mapupuntahan mong fellowship, no? Isang pastor na nagsasabi ng katotohanan at isang pastor na ipinapamuhay ang katotohanan sapagkat sa panahon ngayon, napakarami ng mga false prophet. Sabi nga natin kanina sa introduction, there is a lot of fake news, fake photos, fake messages, fake everything. That's the reason why, hallelujah, at tinuturuan kita, no, na ikaw personally, no, maghanap, no, ng katotohanan, hanapin mo matotohanan, bumili ka ng Biblia, humingi ka ng Biblia, magkaroon ka ng Biblia, basahin mo ang Biblia, unawain mo ang Biblia, sapagkat ang Biblia ay Diyos. Ang salita po ng Diyos ay Diyos. At ang tawag po, ang tinatawag po dito ay by the Bible. No? Gusto ko lang basahin sa inyo yung sinasabi ko. Kasi sabi ko dito, maliwanag na sinasabi sa John chapter 1, baka sabihin, no, ang Biblia pala ang Diyos sa kanila. Sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word was God. Yun ang tinatawag, ang salita po ng Diyos ay Diyos. Kaya, hallelujah, ikaw po ay ini-encourage ko maghanap ng Biblia, magbasa ng Biblia, at kapag nakapagbasa ka ng Biblia, kung hindi ka makaunawa sa sinasabi ng Biblia, maghanap ka ng pastor, na ang pastor ay namubuhay.
may problema ka sa pangailangan, araw-araw sa pagkain, sa financial, alam ng Diyos, kapatid, no, na ikaw ay nag-alala. Kahit minsan Kristiyano ka, ngunit ikaw na yun ay merong takot sa puso. Lalo na wala kang problema. Ngunit ang Diyos nagsasabi, lumapit kayo kayong lahat ng mga nahihirapan sapagkat ang Diyos ay handang tumulong sa inyo. Kaya saan ka man ngayon, kung gusto mo mapalaya ka sa lahat, lahat meron kang pinapasan. Kung gusto mo mapagaan ang lahat ng pasan-pasan dala-dala mo, ang Diyos ngayon nagsasabi sa iyo, lumapit ka sa akin, ibigay mo sa akin ang lahat ng kabigatan meron ka. Kaya kapatid, naiyayaan kita, tanggapin mo lang si Kristo bilang Panginoon mo at iyong tagapagligtas. Sapagkat, pagtulog mo mamayang gabi, dinabukasan, sabihin ko sa iyo, magbubukas ang Diyos ng bagong opportunity para sa iyo. Opportunity, no? Anong hinahanap mo? Trabaho, pera, o lahat-lahat, the Lord will provide it for you. Kapatid, huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Saan ka man naroon sa oras na ito, tanggapin si Kristo na iyong Panginoon at tagapagligtas. Sundin mo ang panalangin ito. Hallelujah! Minsan mo, saan ka mang dako? Pikit mo lang yung mga mata. Sabihin mo, sundin mo ang panalangin ko. Panginoong Jesus, salamat Lord sa pagbibigay ng iyong buhay sa pamamagitan ng pagpapako sa krus ng Kalbaryo. Sa oras na ito, inaako ko na ako'y isang makasalanan. Inaamin ko na ako'y nagkasala mula nung una hanggang ngayon. Ngunit Panginoon, hirap na ako. At sa oras na ito, Lord, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At mula ngayon, ipagkatiwala ko sa iyo ang lahat ng aking kabigatan, lahat ng mga sumpa, Panginoon, sa aking buhay, alisin mo in the name of Jesus. Wasakin mo lahat ng mga kasalanan, anumang karamdaman, anumang mga paghirap. Lord God, kunin mo, ako po ay handang magbigay sa iyo. Panginoon, mula ngayon, isulat mong aking pangalan sa aklat ng buhay at ikaw na ang maghari sa akin. Salamat po, Panginoon. Ako po ay magpe-pray sa inyo. Salamat po, Diyos, sa oras na ito. Hindi ko man alam, Panginoon, kung sino man nakakarinig ng mga salitang ito, sino man tumanggap sa iyo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, saan man sila sa mga oras na ito. Ngunit tinataas ko sila na kung saan, Lord God, ang pagpapalay dadaloy sa kanilang mga buhay hanggang sa kanilang pamilya sa buong tahanan ng banal. Lord, magliwanag ka, Panginoon, sa kanilang, Lord God, sa bayan. Ikaw ang Diyos na magtaas, Lord God, hallelujah, ng Lord Jesus, ng kapayapaan at ng kagalakan. Lord, pagpalain mong lahat na nakikinig at ang makikinig pa, Lord God, sa ministry nito, Panginoon, pagpalain mo magyang yung lingkod, magyang masalitang binitiwan, Panginoon, hayaan mo ito'y maging buhay at magbibigay buhay sa mga tagapakinig. Pagpalain mo saan man sila naroon, ang dalangin ko, Panginoon Jesus, ay patuloy mo silang pagpalain. Right now, I speak blessing upon blessings, Lord God. I speak prosperity. I speak protection. I speak, Lord God, your wisdom. I speak, Lord God, hallelujah, abundance, Lord God. Lord, bless them, O God. Bless the works of their hands. Bless, O God, they're coming in and they're going out, O God. Bless everything that they have done, Father. Father, I trust to you their lives right now because you are the King of Kings and the Lord of Lords. You are our God, the source of everything. Father, bless us together and we trust to you everything. This is my prayer in Jesus' name. Lahat po magsabi, Amen. Wala sa labi ko, magpunan.